Tas today, we will be talking about J-frames. So ano po ba yung nilalaman ng J-frames? And we will be doing some basic J-frame coding, swing technology. Then paano siya gamitin? Paano na-format o paano yung proper formatting ng J-frames? And paano mo siya paano mo mauunawaan yung flow ng graphic user interface, no, ng GUI o Java GUI po natin. So let's start by knowing J-frames. So para po tayo makapag-produce ng ating frames, kailangan po muna nating tandaan yung proper syntax to declare J-frames. So to do that, we will be using the word J-frame as your data type. Then magde-declare ka ng variable. Ano yung gusto mong itawag kay J-frame? So for this example, pwede yung sabihin na frame lang. Then is equals to new J-frame. Alam ko familiar to sa inyo kasi ito yung ginagamit po natin for connection. Error siya kasi kailangan po natin ng imports. So ito yung import natin, mag-a-add tayo ng import. Madali lang naman, di siya mahirap kasi kapag ka nasa NetBeans ka, gagamit ka lang nitong import java javax.swing.jframe. Madali lang siya. I-click mo lang siya dito para po dun sa error na po. Kasi error siya, i-import mo lang kasi yun yung kailangan mong ilagay para gumana po yung mismong constructor mo o yung connection mo dito. Okay po dun, oh. Then, ang gagawin naman po natin ngayon is magse-set po tayo ng mga additional settings po para po magamit po natin tong frames na to. Pero kapag nirun po natin to, so mapapansin nyo, yan, wala pa. Pero makikita mo may build successful na. Ibig sabihin na tinatanggap po yung ating connect, yung ating syntax. Para makita natin yung frame, gagamitin na po natin ngayon tong variable na to. Since na-declare na po siya, so pwede na po natin siyang ilagay as, let's say, frame, let's try to set some size. Set size, tapos parenthesis. Kailangan mong iset yung size niya, width tsaka yung height, yung dimensions niya. So, for example, ang gusto kong gawin ay, let's say, 600 by 600 para dun sa dimensions niya nung frame natin. Ano? So, i-run muna natin. So, mapapansin nyo, even though nag-set po ako ng set size, hindi po siya nag-visible. Hindi po siya nagpakita. May dahilan po kung bakit. Kasi, kailangan mong gumamit ng set visible para makita mo yung frame. So, to do that, you need to declare frame, which is ito siya. Yung frame natin dito, frame.setVisible, tapos, equals to true. Ibig sabihin, kapag naka-true siya, true means yung frame will be visible. Makikita. Tingnan nga natin. So, ayun. Mapapansin mo yung frame, nagpakita yung frame, kasi nag-set ka as visible doon sa frame na yun. Ngayon, kung sasabihin nyo naman sa akin na, sir, frame lang ba talaga ang pwedeng gamitin? Hindi naman. You can change this. Let's say, all caps natin, frame. O, mapapansin nyo, mababago lang din siya. So, palitan lang din natin to. O, okay na po ulit yan. Next, we need to add a set default close operation. Tapos, ano daw yung i-close natin? So, i-close natin yung to. Ito i-close natin. I-close natin si JFrame. So, JFrame.exit underscore on underscore close. Ang ibig sabihin po nito is kapag pinindot mo daw yung exit or yung close button, mangyayari is magko-close yung J-frames natin. So, ito nagsiset ng size. Ito nagsasabi kung makikita mo yung frames o hindi. Kasi kapag fillers mo yan, di makikita yung frames. I-default mo yung close operation niya na kapag close mo, magko-close talaga yung program. Ngayon, gagamit naman po tayo nung isa pa na palagyan natin ng title yung frame natin. To do that,
we will be using frame dot set title. So, lagyan natin siya, let's say, ng basic GUI lesson. Semicolon lang tayo. Then, kapag nag-run po tayo ng file, mapapansin nyo, lalabas po yung basic GUI lesson po natin. So, we have here set size, we have here set visible, meron tayong set default close operation, tsaka meron tayong set title. At dahil nakapag-establish na po tayo ng frame, so let's talk about kung paano naman po gumamit ng labels. So, sa part na ito, kailangan mong mag-declare ulit ng J label. Tapos, ano yung pangalan niya? Let's say label is equals to new J label. So, mapapansin mo, mag-error siya ulit. Ang gagawin mo lang is to import what? Mag-import ka lang ng Javax swing label. Oops. Katulad lang siya ni frames. To bago kayo mag-perform ng ganito, kailangan nyo muna ng connections niya o yung mismo constructor niya. Then, ito, i-construct nyo lang din si label bago kayo maglagay o mag-declare ng mga settings para kay label. So, let's say, kung mapapansin nyo, again, naglagay ako ng label pero hindi pa rin siya nakikita. Bakit kaya? Kasi, kailangan po natin gumamit ngayon dito ng frames. Kasi kailangan mong i-add tong J-label na to dito sa frame na to. To that, ang gagawin ko po ngayon is, kukunin ko yung frame, which is ito siya, no? Frame, that, gagamit po ko ng add na salita. Then, yung parenthesis, lalagay ko po dito kung ano po yung variable nung label natin. So, lalagay ko po is yung salitang label. Then, pwede po ako ngayon mag-set ng bounds po nila. Like for example, lagi ko po yung label dot set bounds. Tapos 100, 100, 100, 100. So, malalaman nyo kung ano ibig sabihin yung mga 100, 100 na yan. So, let's run. Lalabas po ngayon yung basic GUI label po natin dito sa bandang gilid. Which is naka-fix. Yan na po yung ating label. Nakapaglagay na po tayo. Ngayon po, iseset natin yung layout niya as null or empty. So, frame.setLayout null. So, para mas madali, teka lang ha, capital pala to. Frame. Lagay ko lang po siya dito sa baba. Let's say, label settings. Tapos dito naman yung frame settings. Run natin yung file. So, mapapansin nyo, narito na siya sa taas. Reset ka ng bounds. So, let's say, ang gawin ko po, baguhin ko po itong label set bounds. Let's say, gawin ko siya sa 50. Mapapansin nyo, yan, umisod yung part niya dito. Ngayon, kapag ginawa ko po siyang 300, let's run. So, mapapansin nyo, pamula po dito sa kaliwa, nag-move po yung label natin. Ang set bounds is nagde-determine ng layo kung saan mo ilalagay yung label mo. Let's say sabihin natin na, ayan o. So, nasa gitna na ngayon yung ating basic GUI o basic GUI label. So, we have frames now. Meron na tayong labels. Para makita po yung kabuuan, kailangan mo ilagay yung frame that set visible is equals to true. Buttons naman tayo. So, meron na tayong frame, meron na tayong label. So, maglalagay naman tayo ng button. So, para magkaroon ka ng settings niyan, so, ano yung code na gagamitin mo? So, jbutton, tapos isip ka ng variable, let's say, button, is equals to new jbutton, tapos, anong pangalan nung button mo? Let's say, click, here. So, hindi yan gagana agad. Kailangan mo maglagay ng import, which is Javax swing jbutton. So, ganun yan. Import ka lang ng import. Pag label, kailangan mo ng Javax that swing that label. Kapag naman frames, kailangan mo ng Javax swing jframe. Kapag naman button, kailangan mo ng Javax swing jbutton. So, nakapaglagay na po ako dito ng ating constructor or syntax. Next is, isiset naman po natin ito. Isiset na po natin siya. Paano natin siya isiset? So, dito natin siya ilalagay
lagay natin dito is button settings. So, kukunin natin ulit si frame kasi sa frame natin siya lalagay. Let's add. Then, yung ating button. Then, kukunin naman natin para malagay lang po natin yung button na nilagay natin doon sa J-frame. Kaya kailangan natin ng frame.add button. Then, mag-set po tayo ng bounds po natin. Button.setBounds. Let's say 250, 100, 100, 100. Then, ano pa po ang sunod natin gagawin? So, mapapansin nyo, meron na tayong set bounds tsaka na-add na natin yung button dun sa frame. So, pag nirang natin yan, so, ito yung button. No? Mapapansin mo, clickable siya. Ayan, o. Lay ko siya dito sa baba para hindi matabunan yung label natin. Kasi, kinuha niya yung settings nito. Kaya nga naman, syempre, malaki nga naman talaga yung magiging size nun. So, ito siya. Ayan yung button natin. Okay? So, dahil nakapag-add na po tayo ngayon ng button, so, we have J-button. Noon yung J-button natin. At as ang ginawa ko, binaba ko lang siya dito para hindi maapektuhan to kasi lines, line by lines kasi yung babasahin eh. So, mapapansin mo dito, nung nilagay ko yung button doon, ang ginamit niyang adaptation ng size niya is ito, hindi ito. So, to do that, yung mga add-ons natin, ilagay lang po natin sa baba para hindi tayo na, para hindi nagkaka-problem. Siguro, mas okay din na ilagay mo tong set visible sa baba kasi yan yung magde-determine kung ano, kung dapat bang i-display itong lahat ng ito. Kaya, ang kadalasan ng practice ko, nilalagay ko siya sa baba. Then, yung mga add-ons, nilalagay ko siya dito. Yung null nut layout natin is dito na natin ilalagay. Then, yung mga title, yung mga bounds, operations, nasa taas lang sila. Okay? So, we have here the J-button. Okay na tayo doon. We have J-frame. We have J-label. J-panel naman. So, J-panel naman tayo. So, paano naman po natin gagamitin yung J-panel? Listen natin to. So, to use the J-panel, gagamit ka ng J-panel, tapos declare ka ng variable. For my part, gawin ko siya, let's say, panel, let's say, basic panel, para na natin. Is equals to new J-panel, parenthesis, semicolon. Then, add lang ulit tayo ng import natin for the jabox.swing.jpanel. Now, ano pong gagawin po natin ngayon dito? So, mag-set po tayo ng panel natin. Panel.setBounds. Then, let's say 40, 80, 200, 200. So, yung ating panel, mapapansin nyo, nagmali siya. Kasi, ang ginamit nating variable dito is basic panel. So, lagyan natin, basic panel. So, okay na yan, ano? Ngayon, syempre, meron tayong button. So, meron na tayong panel natin. So, lalagyan natin ng kulay yung panel. So, paano natin lalagyan ng kulay yan? So, lagyan natin, basic panel, which is yung pangalan ng variable natin, that set background. Next is, let's say, let's add color gray. Now, lalagyan natin ngayon yung isa pang import for the AWT color para mag-take effect po yung kulay. Madali lang naman eh. Kasi una, ito lang yung mga imports na gagawin mo. java.awt.color para mag-take effect yung color. Okay? Next is, let's add some color sa button. Let's say, button. Dito pala natin siya lalagay. Button that set background. Kasi, nakapaglagay na tayo ng color eh. Color that, say, orange.
So ito na yung ating tawag doon, ito yung ating button. So ano yung susunod natin gagawin? Using frame dot frame dot add yung ating basic panel. Kasi kailangan makita sa loob ng frame yung ating panel. Pag niran mo ito, so lalabas ninyo yung panel mo. Ito yung panel mo, itong gray na to, then ito naman ngayon yung nilagyan mo ng color na button. Ibig sabihin po nito, ganito yan ha, yung panel muna, bago yung button. Nakapaloob yung button sa panel. Kasi, mapapansin mo siya dito. Nag-declare po ako ng J-panel po dito, ayan siya oh. At naglagay po ako ng bounds ng panel, ayan oh. Ang susunod na po niyang i-check is ito ngayon. Kasi naka-declare po yung J button ko. No, lagay ko po dito yung aking panel settings. Tapos lagay ko na lang po dito yung label settings ko pala is lagay ko na yung label settings ko dito. Then lagay ko yung frame settings natin. Frame settings 2. So pag niran mo siya, ayan na yung magiging itsura niya. Okay? So, ayan. We have button, we have frame, we have label, and we have the J-panel. Tandaan nyo lang muna ito mabuti at magigets nyo na po yung iba. So, next week, magtuturo po ako sa inyo ng ibang mga other objects like checkboxes, dropdown, yun. Tuturuan ko po kayo ng ganun. So, thank you very much for listening. So, open na po ngayon yung floor for questions.